Tatag muna tayo kaya masabihin ng Fishing Adventure. Woo! Hello, John Fishing TV. Woo! Kay Lario Laquachero. Woo! Kay Bro Flores Edwin. Woo! At kay Pine Expert One Life History. Woo! Facebook page namin. At maraming salamat. Magdala po tayo kung ano yung mahuli natin sa gabi ito. Alright. Let's go! Ito pala si Mantis mga lods at napakamahal ng fresh nito pag pumatak na ng 250 grams. At ito naman, ang pangalawang nakita natin ay isang crab sa pulga na lima sa gra. So ayun mga lods, yung unang nahuli natin sa gabi ito. Pinapanan na lang natin kasi sayang naman kasi tumatakas bigla pag hindi natin madakma. At dito nakakita tayo ng isang cute na isda mga idol at tinatawag ito sa amin na alibangbang. Palit pa kaya hindi mo na natin naginuha. At dito mga lods, ito yung swerte, isang malaking pusit sa pulgang pusit. Ha? Libre-libre na to pang kalamaris mga lods. Sana all. Mga kalahating kilo na rin to. Hindi totoo yan. Yung isang piraso. Ito na natin ngayon yung new camera natin mga lods. Ang Supremo is 4K dual display action camera. Napaganda ng kuha niya at affordable pa. Kung gusto niyo namang makita o bumili, ilalagay ko ang link sa description below mga lods. Dito mga idol, meron tayo nakita isang porcupine pufferfish or tagutuan kung tawagin sa lugar namin. Ayan, hinawakan natin kasi napaka-cute ng nilalang na ito, pero masarap din tong gataan kung malaki na. Kaya pakawalan lang muna natin kasi sobrang late pa. At hindi talaga tayo nagdadala yan kung nasa baywang yung lalagyan natin ng isda. So dito mga lods, mayroong isang tagbago or barhidus pinefoot kung tawagin sa English. Medyo good size na kaya kinuha ko na. Next dive mga lods, mayroong saang o spider shell. Siyempre kukunin natin yan pang dagdag ulam. Yung ispat pala natin ngayon ay nasa babat ng Leyte. Wow! Kasama si Master Ben Fishing Adventure. At eto, nakakita tayo ng isang malaking giant clam mga lods. Pero bawal na itong kunin kaya hahayaan na lang muna natin yan. At mabigat rin yan dalhin mga lods. At next time natin, kawa na naman ng mga hito mga idol. Pero pass lang muna. Kahit medyo malalaki na. Hanap lang muna tayo ng ibang may ulam mga lods. At next dive natin mga idol. Meron tayo dito nakitang isang kanuping. Pero hindi pa ganong kalakihan. Pero pinara na natin. Ayan. Wow. Sa pool mga lods. Pandagdag ulam na rin. Then next dive natin mga lods. Isang kakaibang crab. O di ko alam kung nakakain ba to kaya hindi muna natin kinuha. Then next dive natin mga lods. Ay isa na naman kulang banog yung nakita natin. Huhulihin na natin to kasi medyo malaki na. Kaya di na natin papalagpasin. At ayun, pinabalik mga tayo kasi pumasok sa ilalim ng bato. At ayan o, sa pulkan ko lang banog ka. Goods na goods na to pang ihaw mga lods or pang paksiw o tinula pa yan kasi mataba yung isdang to.
Tapos dito mga lods, isa na namang danggit yung nahuli natin. Ayan o, medyo malapad na, sapun kang danggit ka. Hindi ganun karami yung sampa sa gabi ito, pero libre na. At ito, alimasag mga lods. At hindi ko rin napansin. Ayan, malaki na. Pero may mga itlog pala siya at malapit nang mapisa. Napana na natin. Kinuha na rin natin siya. At ito, kumana tayo ng isang hito mga lods. Yung itlog pala ng alimasag mga lods ay nilublog muna natin sa mga buhanginan. Kasi malapit na rin naman siyang mapisa. Baka maging maraming alimasag pa yun. At dito mga lods, merong dalawang spider shell. Ayan. Siyempre, kinuha na rin natin yan. Ayan o. Dalawang piraso. Masarap to mga idol. Dinalaka ko lang to at isasawsaw na sa toyo na may suka at sili at goods na at dito isang manitis or timbungan o bungtan kung tawagin sa lugar namin. Inuli na rin natin to mga lods. Ayun, sa pool. Malapit na rin kami dito. Umahon sa ispat na pinaglanguyan namin ni Master Ben. At ito mga lods, isang sea cucumber or balat hanginan. Masarap rin sana to pero wala naman tayong lalagyan kasi nalulusaw yan, kaya iniwan muna natin. At dito mga lods, isang samaran or kitong. Ayan, tumakas pa nga pero hindi na siya nakawala. Sinunod natin. At ayan, sapol yung samaran mga idol. At dito mga lods, habang papahon na tayo ay meron tayong nakitang isang kawan ng mga starfish. Grabe, sobrang dami nila mga lods at hindi ko alam kung bakit to nag grupo o anong nangyayari sa kanila. Kaya ayan, binidyohan lang muna natin. At dito nga, umahon na kayo mga lods. Ayan lang yung huli natin. Pang-ulam na rin sa dalawang araw na. At ito yung huli ni Master din mga idol. Ito na nga, lalakad na kami pabalik sa motor ni Master Den. At eto lahat yung huli natin sa gabing ito mga idol. At maraming salamat sa panonood. God bless you all mga idol. Huwag sana din kalimutan mag subscribe, share, one like.